Hello, bibili ako ngayon ng iPhone XR. Pupunta na ako sa Cyber Zone. Pupunta na ako doon. Nakakaya mag-vlog. Ayun, kakatapos ko lang mag-withdraw. Hindi ko nasasabihin kung magkano yung winidraw ko. Basta ngayon, bibili ako ng iPhone XR. Yes, yes, yes! Lapit na po tayo. Then or sana meron silang stock. Success. Then baby. Okay, pauwi na ako. I just got my iPhone XR product red 128 GB. So pwede ko nang ibenta itong iPhone 7 Plus ko na jet black. Yeah, bili tayo ng iPhone case para sa ating bagong iPhone XR. Diyan si ate. Okay, uwi na tayo. Uwi na tayo. Okay, pag-uwi natin, i-unbox na natin tong bagong biling iPhone XR. Product red, 128 GB. Ang kukunin ko sana yung black, kaso naubusan daw sila. Ito na lang stock nila, product red. So, okay lang sa akin kasi masculine naman yung lalaki. Ayoko naman ng coral. Meron kasi coral doon. So, ayan. I-unbox natin to in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nasa boarding house na po ako. I-unbox ko na yung iPhone XR na nabili ko. Sobrang excited na ako. Pagpasensya nyo na po yung surroundings ko kasi nasa boarding house po ako. Medyo magulo po yung tinitiran kong bahay. Pero okay naman. At least may natutulugan. Okay na. Sige na po. Ito na po. Ito na po yung iStore na paper. Bumili na ako ng casing. Ayan, ito po yung case. Ang laman ng paper bag ay yung iPhone XR mismo. Resibo. Ito po yung price kung magkano ko siya nabili. Ayan, medyo malabo. Tax information na sinakyan ko. Po. Ito na. Ta-da! Ayan. Akala ko yung cellphone na agad, hindi pa pala. Check muna natin kung ano yung laman nito. Siyempre. Nga pala mga kuya, mga ate. Ngayon lang pala ako bumili ng bagong brand new iPhone. Kasi dati nakabili na rin ako ng 3GS. Second hand lang. Saka itong iPhone 7 Plus ko, binili ko second hand. So this is my first time buying a brand new phone for myself. Product red. Kasi product red po yung binili ko. Black talaga yung gusto ko kaso wala ng black. Apple stickers. Mga kung ano-anong chechebreche nila. Yan, hi, hello, hello, hi. Ejector tray nila. Ejector tray, SIM eject. Yan, basta ito na yung gamit kong para kunin yung SIM card. Pasensya, wala akong lamesa. Nasa sofa, parang sofa nakahuy ako nalagay nitong mga gamit. Ito yung pinapatungan ko. Papakita ko sa iyo. So, dyan ako nagbablog. Second vlog ko to. Ayan po yung pinapatungan ko. Nakakatawa, no? Hindi naman po kasi kagandahan yung lugar dito. Malayo ako sa bahay talaga namin. Kaya dito na lang. So, balik ko na ulit itong camera. Ayusin ko lang. Ito na yung cellphone. I-set aside ko muna siya at tingnan natin kung ano pa yung laman ng box. As usual, kapag bumili ka ng bagong phone, yung dock niya para sa charge outlet. Akala ko AirPods. Napakaswerte sana kaso hindi. Ito pa yung may cable. Lightning connector na charger. Lightning. So, ito na. Napakaganda niya. Kasing ganda siya ng girlfriend ko. O tatanggalin ko na yung screen protector. Screen na ano. Ito na. Oops. Okay, eto na po siya, sobrang kinis. Mas makinis pa to sa mukha mo, bes. Ayan, diba? Try natin i-boot for the first time. Ayan na po, Apple logo as usual.
Medyo matagal lang, hindi ko alam kung bakit, pero wait lang. Sige, hintay lang natin. Ayan na, hello. Okay, so select natin ang English. Select natin ang Philippines. Set up manually. Okay, then next. Wala na atang load yung wifi ko, magpapaload muna ako. Wait lang ha, babalik ako sa inyo. Balik tayo sa pag-setup. Inaloadan ko yung wifi ko, tapos ang nangyari, ang naloadan ko yung number ng girlfriend ko. Tapos binalikan ko yung tindahan, sabi nila hindi daw naloadan. Hindi talaga nila malaloadan yun kasi yung cellphone ng girlfriend ko ay naka-postpaid plan sa Globe. So balik tayo sa pag-setup. Setup siya ng Face ID. Eh, kita niyo ba? Second Face ID complete. Create a passcode. Okay na, okay na, okay na. Ito na yung na-setup na iPhone XR ko. So, salamat sa panonood. Bye mga kuis, bye mga ate. Peace out.